Yun, so what's up mga pare ko, welcome back sa aking YouTube channel, it's me again, Motodog. Alright, for today's video mga pare ko, wala tayong ride, wala tayong biyahe, and gagawin lang natin itong ating motor to. Yan, ismas na yan, papanta natin itong sprocket, kadena. Ayan, bumili tayo ng one set. Bumili tayo ng mga ordinary one set ng sprocket kadena at wala pa tayong budget. Nakakapitan natin siya, baling binili natin. Size 36 saka 14 high speed tapos DID na kadena halagang 400 lang po siya mga pare kayo. Doon natin ito binili sa may San Jose City sa may Barok Motor Shop sa San Jose City. Ayan na. Shout out kala sir sa binila natin. Alright, paklasin natin itong motor at magsimula tayo, okay? Let's go! Mga pare ko, no? Baklasin na natin itong sprocket kadena. Gamamit lang tayo ng 14 yabe sa 17. Okay, tara! Nauna, siyempre, baklasin natin itong sa likod. Ah, lumapit na rito. Ganyan lang pagbaklas niya mga pare ko. Alright. Medyo luma na rin itong mga parts natin, no? Unti-unti natin kanta para kahit paano. At hindi tayo mabigla. Kulang tayo sa budget, no? Isang tornilla tapos ito naman, 12 sa pinababa. Medyo low strike, pantay na. Ilang tarang. Buwan. Hindi ayan, matarang. One eternity later. Ayun mga pare ko, yun ang binabaklasan natin ito pinaka sa may gawin naman ng preno. Ito, tutong rin ito. Ito, may pit yung pagkakabit. Ayan. Okay, pangalawang tornillo. Tanggal natin. Yan, tatanggal natin ito pita. Okay, no? Ito. Ayun tayo ng G's. Ayan. Yan talaga yung stock na tornillo na ito, no? Pinutang ko na siya. Okay, sige mga pare ko, tapusin ko lang to and pagka okay na lahat panoorin nyo yung pagkabit ko ng bracket at kadena. Okay? Yun mga pare, ganun nabaklasan natin yung pinaka gulong. Yan, ngayon sila pinandi natin ng basa para hindi nagasikas yung ring at kahit buma na ingatan pa rin natin. Ang gagamitin natin is 12. Kapit ka rito, kapit ka rito. Ito lang magbaklas niya mga pare ko. Yan. Pass mabuti then. Oh, one. Okay, isa. Ito natin ito. Yun. One, two. Medyo masigip. Ah. Pasok ako. Yan, eh. Shoutout nga para sa biographer natin. Ayan, pakita mo yung sarili mo. Ayan. Saira. May upa yan, kaya ganyan. Okay. Isa pa. Ah! Ito na tayo. Pangalawa. At tapat. One, two. Ah! Okay. Okay, maluwag na siya lahat mga pare ko eh. Yun, tanggalin ko na muna. Then, pakita ko rin sa inyo kung paano yung pagkabit ng bago. Okay, sige. Okay. A few moments later. Mga pare ko eh, no? Tanggal na natin yung lumang sprocket. Then, kakabit ko na yung bago. Ito. F6. Tara rito, lapit kayo. Kailangan maisalpakan ito rito. At ganun lang, sa dati, tatapat nyo lang sa buwitas. Okay. Yung original na stock ng gantong ismas, ano, may mga laklak, ano. Sa ating kasi hindi na stock itong nakalagay. Bali, yan. Kumuha lang tayo ng pinasiran lang natin tapos tornilyo. Yan na lang kasi yung gamit natin ngayon, ano. Tornilyo na natin. Sasakto lang natin at isukat yung iba.
Namaya lalapat yan. Oh. Natin lapat. Yan. Ayun mga pare, bali na i-fit na natin itong mga tornilyo, no? Ayan. Ay, kita nyo, ayan. Kailangan halihinan po ang pag-aaning ikot nyo, no? Para pantay kayong ikot. Huwag nyo muna, ipitan yung una, dapat halihinan kayo ng lagay. Ayan, maigpit na siya mga pare kayo, no? Okay, then pagkatapos na ito, kabit na natin yung sprocket sa harap, saka yung kadena. Sige, at ayusin mo muna. The next day. Yun, so yun nga mga pare ko, natanggal na natin itong yung dati kumang sprocket sa harap. Then kabit na natin itong bago. No? Ito. Bali, nakikabit na natin itong pinaka-sprocket pang harap ng bago. No? Tapos kakabit na natin itong DID na kadena. Kakabit muna natin yung likodan uling gulong para mas madaling kabit yung kadena. Alright. Kakabit na natin yung pinaka-likodan gulong para mas mabit yung kadena. No? Ngayon natin itong mga gulong sa likod. Nakikabit na naman natin yung dalawang sprocket. Okay. Yan, bali, kitang ko lang siya mga pare ko. Ginagawa ko mga nagsaya. Mga pare ko, nakikabit na natin yung mga sprocket, yung gulong, nakikabit na natin itong pinaka-kadena. Yan, tingnan natin kung wala tayong puputulan. Tanggalin na natin yung pinaka-lock. Mahabay ka din natin kaya magbabawas tayo, no? Bawasan natin. Wala tayong pampaklas ng ano eh. Ang mga pampaklas talaga ng kadena kaya mano-mano ang pampaklas natin. Pero okay, paano siya parang pampaklas ng kadena? Concrete nail. Ang gagamitin natin. Tapos, kailangan natin ng nut. Atom mo dito. Sapit ka rito. Tapos, pupukin natin ito. Bumaw na siya. Kapit ka, pakita mo. Oh! Bumaw na siya. Then, sa gamitin natin itong kukot. Yan ang kabilis pagbaklas ng kadena. Pag warang-wara kayong gamit talaga. Medyo ingat nga lang, no? Baka dumupis yung pato. Yan ang solid. Kaya gumamit kayo ng paris. So mga pare ko, nakikabit na natin yung mga kadena sprocket dito sa motor and higpitan na natin tapos testing natin na. So what's up mga pare ko, nakikabitan natin lahat. Yan, sprocket, kadena, then kinabitan din natin siya ng bagong battery. Yan, kinabitan natin. Ayan, testingin natin siya ngayon kung okay na, ano. Hali, sindihan muna, takpan muna natin ito. Ayan, bali testingin. Dati kasi hindi ko alam battery, kaya hindi ko tapos nasira itong padyakan na yung nakatali. Kaya hindi ko muna siya pinagawa ito. Tapos bumili akong battery para naka-fix na starter na lang siya. Subukan natin. Ayan. Magana na siya. Ngayon, testingin natin. Ngayon testingin natin mga pare ko pagka umandar. Testingin natin sa kalsada. Okay. One eternity later. So what's up mga pare ko yun. Bali testingin na natin. Ano? Testingin na natin itong motor kung ayos yung pagkagawa natin. Doon sa may gawing kalikid. Ha? Medyo maluwag doon. Ano? Yun. Bali. Luwa natin kung bibigay yung pagkagawa natin kung okay na. Alright, sige, sabi ba yan ako. So what's up mga pare ko yan. Dito testingin natin. Ano? Medyo maluwag-luwag dito. Ano? Ano, okay siya.
Well, yun, nakaano tayo, cellphone lang tayong gamit natin, nakalagay sa dibdib natin. Ginawa ko lang ang paraan. Yan, nalasakyan. Pagkada na itong mga sasakyan natin sa likod, mga pare ko. Sipot na tayo. Yan, pwede na natin itakbo ng malayo ngayon itong motor. Napalta na yung sprocket kadena. Ay, starter na. Pwede na.